Ilang taon ka nang nagtatrabaho? Ilang araw at ilang buwan ka nang nagtatrabaho sa iyong kumpanya? Alamin natin yan. For example, ito po yung hire date nyo, no? January 3, 2008. Ito yung mga hire date ng ating mga empleyado. Kumpitin natin yung years of service. Gagamit tayo ng formula. Date difference. Ayan po, date diff. Open parenthesis. Click muna natin kung kailan na hire. Comma. And then, ano yung date ngayon? Okay? Comma. Open quote. Y stands for year. Okay? Close quote. Close parenthesis. Enter. 13 years na pala. Take note, guys. Ito po ay naka-formula today. Meaning, kapag bukas in-open nyo to, September 14 ang lalabas. Ano ibig sabihin? Dynamic po. Mag-change din po yung years of service kung 2022 na. Yung months of service as well as days of service. Now, let's compute yung ating months of service, date diff. Same formula pa rin naman, pero papalitan mo lang yung Y ng M. Ayan o, date diff, yung date na hire, comma, date to day, comma, open quote, and then lagay natin M, stands for months, close quote, close parenthesis, enter. Same way sa days of service, date diff. Okay, date diff, sorry. And then, open parenthesis, kailan na hire, comma, anong araw ngayon, comma, and then open quote, D, close quote, close parenthesis, enter. Ayun. Now, gusto natin i-autofill na lang kasi tinan nyo, ang haba nito, dami nila, ang daming empleyado. So, para ma-autofill natin ng tama, ilalak muna natin yan. Dapat itong D2, hindi yan maaalis sa kanya. Dapat hindi tumitingin sa iba sa Excel, okay? Pero itong B5, hindi natin ilalak kasi gusto natin bumaba yan. Check natin ha, enter ko lang. So, double click itong box, autofill. Yan o. Maba sa B6 nakatingin. And dito pa rin nakatingin. Okay? So, tama. Now, dito naman tayo sa months of service. Same with years of service. Kailangan nakalak yung date to day para hindi tumingin sa iba. Ayan, okay? Double click lang to. Ayun, no? 163, 161, 160. Tingnan natin sa ilalim. Ayan, oh. O, iba-ibang months. Dito rin naman sa days of service, ilock din natin para hindi tumitingin sa iba. Dapat makontento siya. Ayan, days of service, autofill. Ayun, no? Panis, di ba? Ito yung pinakamalupit, guys. Hindi ako gagamit ng concatenate dito kasi nakakapagod yun, eh. So, tatype natin as isa, years of service, months of service, days of service. Dadagdagan lang natin. So, halimbawa, 13 to, 13, okay, years, comma, ilan to, 164, months, comma, 5,002 days. Yan, enter. Tapos, dito po sa data tab, sa taas, data tab, and then flash fill or control E. Taraan! Tinama, 13 years, 163 months, 4966. 13 years, 163 months, 4966. Ano ang problema dito? Once na magkaroon ng changes po dito, okay, dito sa formula, kasi po bukas, 500 to ngayon to, di ba? Bukas, September 14, 5003 na yan. Hindi po ito dynamic. Pero kung magko-concatenate tayo, automatic yan, mag-change yan. Kasi sa concatenate, as is yun. Kung ano yun nandito, kung nag-change ka dito, automatic. Pero ito hindi siya dynamic. Pero pwede na to kung gusto mo lang naman ng report. Kasi titignan din natin sa ilalim kung tama ba yan. So dito tayo sa January 24, 2012. 9, 115, 3520. 9 years, 115, 3520. So I hope magamit nyo siya. Maraming salamat guys. Bye-bye.